magandang araw sa inyo lahat. So si Dennis ulit ito. Natagalan akong mag-upload ng video kasi sobrang busy sa trabaho. At magsha-shutdown na, no? So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, nag-upload po ako ng mga video tungkol sa engineering, sa preventive maintenance, sa safety at marami pang iba. So may music din, entertainment. So yun. Bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo and then i-hit yung notification bell para updated kayo dun sa mga video na i-upload ko. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa preventive maintenance, plumbing system tayo, at ang magiging main topic natin ay ang tinatawag na back pressure. No, maraming nakaka-experience ng back pressure sa plumbing system natin na nangyayari na pala ay hindi lang natin alam kung ano yung tawag. So, yun, wag na natin patagalin. Eto na. Okay, our topic for today is all about preventive maintenance of plumbing system. So, troubleshooting tayo ng plumbing system. I will be discussing back pressure, no? All about back pressure. So, yung mga na-experience natin. So, minsan na kikita na pala natin pero hindi natin alam na back pressure pala ang tawag doon. So, this condition is caused by A plus pressure kasi yung negative pressure ay pahigop. Pangkaraniwang pahigop, syempre. Which blows the water out of the fixture. So, kaya nga may bumubulwak or bumubula. It happens usually when a large flow of water drop and form a slug and compress the air inside the pipe. So, kapag ka halimbawa, nagbuhos ka ng tubig tapos walang malabasan yung hangin sa loob ng pipe, maghahanap siya ng way para malabasan. So the compressed air will find its way out through a weather point. So, the trap seal will give away and blow out of the fixture. So dito sa ating picture na to o sa illustration, so we have a water closet here, and then meron tayong ito yung pinakang main pipe niya, yung nasa baba kung saan nakalagay yung yung word na compressed air, no? So nandito yon, and then yung kung kakikita nyo dyan may naka stagnant water dyan, no? So, ang ibig sabihin yan, kapag yung, kunwari, itong soil pipe natin, yung pataas, ay kadugsong sa mga fixture sa second floor or upper floors, na kapag ka nagbuhos ng malaking volume ng water doon sa fixture sa taas, so, mapupuno yung ating pipe, no? At dito sa babang ito, yung hangin, kasi nga puno din itong halos kalaghati ng pipe, so walang malalabasan. Ang pinakang maliit na or maliit na volume ng tubig ay nandito sa ating water closet, at yun yung hahanapin niyang way para ilabas yung compressed air na naipon dito sa loob ng pipe. So, ano bang pwede nating unang-unang gawin? Paano ba natin maiiwasan yung ganitong incident or scenario or mga nangyayari sa ating ano, pangkaraniwan sa bahay, at lagi na experience din to sa mga matataong lugar like or yung mga paupahan. Mapapansin mo dun or minsan nakaka-experience sila ng bumubulwak or bumubulang inodoro or water closet. So una guys, ina-advise ko na tingnan yung ating septic tank, no? Pasensyahan nyo na yung nag-insert lang kasi ako dyan ng square para i-represent lang as
septic tank, pero hindi yan yung pinakang actual design ng septic tank. Pinapakita ko lang dyan na kapag puno na yung ating septic tank, no guys, syempre yung tubig hindi na muna maipasok o hindi na makapasok sa septic tank. So, mapupuno yung ating pipe at maiwanan ng portion na merong hangin. So, ito yung unang-unang dapat tingnan natin kung puno na yung ating septic tank. Now, ang dapat nating gawin ay tingnan yung loob ng septic tank kung easily accessible, no, or readily accessible yung pinakang manhole niya. So, doon natin makikita kung puno na. And then, kung puno na, ang dapat natin gawin ay tumawag tayo ng siphoning contractor, no, yung magsisip-sip ng ating septic tank. So, meron tayong malabanan at meron din tayong Manila Water. Meron din silang service na gano'n. So, nasa parang 4 to 5,000 ata ang price ng pagpapasipsip. And then, next nating dapat gawin ay kung existing na yung pinakang installation, or actually marami kasing mga incident na nagpa-install o nagpagawa ng bahay eh hindi nagkumonsulta sa mga master plumber o yung walang maling design. So halimbawa sa example na to, no, so ano bang kulang diyan? So ang ginawa kasing ano dito, ang ginawang as vent ay yung pinakang soil stack natin o soil pipe natin pataas, no. So minsan kasi ang ginagawa kapag nagpataas ng building or nagpa-extension ng bahay, walang extra pipe or spare na pipe para sa mga i-install na panibago mga fixtures sa taas. So ang tendency is to tap all the connection of fixture doon sa existing na pipe. So yon, dapat kapag may planong magpataas ng bahay na magpa-extension eh, make sure na may nakaabang na pipe para dun sa mga bagong fixture, lalo na kung maliit lang yung pipe na ginamit. By the way, dito kasi sa design natin na to, actually kung hindi naman puno yung septic tank, hindi kasi mangyayari yung back pressure dyan kasi may air chamber din kasi yung pinakang septic tank natin kapag ka hindi puno. So merong hangin siya sa dalawang chamber niya, dun sa part ng digestive chamber at settling chamber. So actually may alawan siya dun at nakakapag-circulate pa yung hangin dun. Pero dito sa actual lang na picture natin, kung i-analyze na lang natin, so kailangan lang nating ilabas dyan yung compressed air dun sa part na walang tubig kasi nga dun nakulong. So ang pinakang isa pa nating pwedeng gawin ay lagyan natin ng pipe in between soil pipe na to and then dun sa ating water closet. So pagitan niya, pwede tayong magpalagay kung accessible. Ako hindi naman eh talagang magbabakbaka, lalo na kung nasa ground floor itong pinakang set ng fixture natin or itong CR natin. So yun, dapat din kung actually kung ayaw magbakbak masyado, kung naka-extend naman ng mahaba yung ating compressed air, so pwede rin tayong maglagay ng vent, no, modify na lang natin as or extension dito sa part ng clean out natin kung wala talaga.
in between soil pipe and clean out, kung mahaba siya. Dito kasi medyo maiksi lang. And then yun nga, unang-una mag-checkin natin yung ating septic tank kung puno na, and then yung maglagay ng additional na vent para lang mailabas yung compressed air na naipon dun sa loob ng pipe. At actually dun sa yung pangatlo nga, bago ka magpagawa ay make sure na kumonsulta ka dun sa master plumber talaga para mas maayos yung design at makita natin kung ano yung pinakamagandang design kapag may balak tayong magpa-extend in the future o maglagay ng iba pang fixture dun sa ating bahay. So yun lang, sana may natutunan kayo guys sa ating lecture. At alam ko magandang topic to at maraming nakaka-experience at marami ding nagtatanong kung paano ang gagawing solusyon or mga dapat gawin para maiwasan itong tinatawag nating back pressure sa ating bahay or sa ating mga CR. Na-experience ko na rin naman yung na nagba-back pressure dun sa aming bowl. So ang ginawa namin, nagpa-sip-sip muna kami ng aming Pozo Negro or yung sa aming septic tank. So ngayon naman, hindi na siya nakakaranas ng back pressure. So isang way nga yun para maiwasan yung back pressure. At pinaka-importante, no, yung vent nga sa ating plumbing system. So yun lang guys, at maraming salamat sa pakikinig.